signs na mahal ka pa ng ex mo. Yun. So ito mga Autolab, bibigyan ko kayo ng mga sinyales na minamahal pa kayo ng ex ninyo. Ha, na buong akala mo is wala na siya totally, pero kapag ito na parang nagpaparamdam pa, pero naguguluhan ka nga kung ano ba ang ibig niyang sabihin o ano ang pinapahiwatig ng ex mo. Yun, what's up? Ayan, kumusta mga utol? And welcome sa video na ito. So once again, this is Payong Kaibigan ni Kiko. Ayan, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, click nyo na yung red button dyan sa ilalim. And then, i-click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo once na may mga bago tayong upload Payo videos. Yun! Ayan, so kamusta mga utol? Shoutout sa inyong lahat dyan. Shoutout sa mga nagmamahalan dyan. At saka sa mga naghihiwalayan dyan. Shoutout sa inyong lahat. Ah, pero huwag kayong mag-alala sa mga palaging umiiyak dyan gabi-gabi ha. Nandito tayo mga utol. Bibigyan at bibigyan ko kayo ng mga karagdagang kaalaman para may matutunan din kayo, lalong-lalo na sa larangan ng pag-ibig, kung ano ang dapat gawin kapag kayo'y iniwan o kapag kayo'y palagi nilang umiiyak talaga. Ha? So by the way, ito ang magiging topic pala natin sa video na ito. Isang, signs na mahal ka pa ng ex mo. Yun. So ito mga utol, bibigyan ko kayo ng mga sinyales na minamahal pa kayo ng ex ninyo. Ha? Na buong akala mo is wala na siya totally, pero kapag ito na parang nagpaparamdam pa, pero naguguluhan ka nga kung ano bang ibig niyang sabihin o ano ang pinapahiwatig ng ex mo. So ito mga utol, huwag na nating papatagalin pa. Unang-una, isang, kinakausap ka palagi. Yes, which is nagre-reach out pa sa'yo ang ex mo. Halimbawa, umabot na ng isang buwan o dalawang buwan, and then tumatawag siya, and then nagte-text pa sa'yo. So kapag ganito nga, na parang kinakausap ka niya palagi, na parang nangangaibigan lang, ha? For sure, ito utol na mahal ka pa ng lalaki. Which is, o ng babae man, ha? Na hindi pa siya naka-totally move on. Kasi kung nga, naka-move on na ang isang tao, ay sigurado yan na iaalis ka niyan sa buhay niya. Which is, hindi ka nakakausapin. And then yun nga, kapag kinakausap mo man siya, o kinakausap ka niya, ay umiiwas na yan. Pero kapag ito nga, na hindi siya umiiwas, na gusto niya pang makipagkwentuhan sa'yo, kamusta ka na? Yes, na palagi kang kinakamusta. Uy, ano nang buhay mo? Yes, utol, for sure ito na, minamahal ka pa ng lalaki. Ha? Kapag ganito ang pinapakita, hindi man mapalalaki, kahit mapababae. Kapag nagpapapansin pa sa'yo, o di kaya nagre-reach out, na tumatawag, gusto makipagkwentuhan sa'yo, gusto makipag-usap, yes, mahal ka pa ng ex mo kapag ganito ang pinapakita. Ha? So yun. And then yung pangalawa natin, kayo pa rin sa profile picture niya. Yes. Ito mga utol, marami din ang nagtatanong sa akin na, Kuya Kiko, paano po, anong ibig sabihin kapag hiwalay na kami, pero kami pa rin dalawa sa profile picture ng Facebook account niya? Yes, utol. Ito, kapag ganyan na pinapakita ng ex mo, ay umaasa pa yan o naghahangad na gusto niyang makipagbalikan pa sa'yo. Ha? So kapag ganito, para ikaw mismo na babae, nakikita mo na, uy, kami pa rin. Parang gusto niya pa rin makipagbalikan sa akin, na parang hindi pa siya naka-move on. Yes, hindi pa talaga yan naka-move on kapag kayo pang dalawa sa profile picture o display picture ng kanyang Facebook o social media accounts. Yes, kapag ganito, utol, isang mahal ka pa ng lalaki, o di kaya kumukuha ng velo, pinapakita niya sa'yo ang sinseridad niya, o di kaya isang nagpapakita lang ito na hindi ka pa niya nakakalimutan o ayaw niya pang humiwalay sa'yo ng lubusan. Yes, so kapag ganito nga ang pinapakita ng partner mo o ng ex mo na kayo pa rin sa social media account niya, isang makikiramdam ka muna. Yes, sabihin na natin na mahal ka pa niya, and then yun nga, hindi ka pa niya nakakalimutan, pero makikiramdam ka talaga muna, utol. Kasi baka hinihintay niya lang hanggang umabot ng isang buwan and then papalitan niya na. O di kaya ang isa pa dito, hindi niya pa kinukuha hanggat wala pa siyang nakikitang bago o wala pa siyang kinakausap. Kasi ito mga utol, ang mga kalalakihan ay kumukuha lang din niya ng buwelo. Na kapag may mahanap na iba, boom, bigla kang babay o bigla kang iiwan talaga. Na walang pasabi na, uy, bakit bigla niya nang pinalitan yung profile picture namin? Ha? Bakit nagiging single na siya? Nag-iisa na lang siya sa profile pic niya na walang pasabi. Yes, kapag ganito utol, sa unang-una is gusto niyang umasa o bumalik pa sa'yo. Pero kapag wala na nga, na parang hindi mo na rin siya pinapansin, na parang kahit ano nga, reach out niya sa'yo isa, binabaliwala mo na siya, yes, kumukuha lang yan ng velo para nagpapakitang tao lang talaga yan, na kapag nakita mo, syempre, baka bigla kang maging marupok, na uy, once na mag-reach out sa'yo, bumigay ka rin kaagad. Kasi yun nga, nakikita mo na kayo pa rin sa profile picture niya.
Yes, gawain niya ng mga lalaki o ng mga ex na hindi pa talaga naka-totally move on. Ha? So yun. And then yung pangatlo natin is gine-greet ka niya sa special na araw. Yes, ito mga utol, kapag gine-greet pa kayo ng ex ninyo sa special na araw, like birthday mo, Christmas, ayun, mga New Year yan. Kapag gine-greet ka pa ng partner mo o ng ex mo, I mean, ha? Ay sigurado yan na hindi pa yan nakakalimot sa'yo. Eh di kaya is gusto niya malaman kung ano ang magiging reaction mo. Kung nandyan ka pa ba, kung magre-reply ka pa ba, o magre-response ka pa sa kanya. Yes, o di kaya kapag tumawag siya, is baka sasagutin mo pa, o kung sasagot ka pa ba talaga. So kapag ganito ang pinapakita ng ex mo na parang nag-greet pa siya sa'yo palagi, ay gusto niya makakuha ng pansin sa'yo. Yes, kumukuha yan ng buwelo din utol na para makapag-usap kayo, na yun nga isang baka maibalik nyo pa ang muling ibalik ang tamis ng pag-ibig dati. Ha? Kung kaya pa. So kapag ganito nga utol na pinapakita ng ex mo na palagi kanyang gine-greet sa anumang araw na mga special na araw talaga, lalo-lalo sa birthday mo, is humahangad pa yan o umaasa. Na gusto kanya munang kaibiganin ulit. Kasi, so yun nga, baka makakuha siya ng tiyempo, baka gusto kanya nga makipagbalikan, o yun nga, baka bumalik ka rin sa kanya. Ha? So yun. And then yung pangapat natin is, nagre-react sa mga post mo. Yes, ito mga utula. Siyempre, ang paghihiwala yan, minsan, isang pabigla-bigla o nabibigla ang mga, yun nga sa isang relasyon, ang mga mapababae man o mapalalaki. So kapag ito, pag umabot ng isang buwan, kapag humilom na gaano ang sugat at saka yung sakit o yung hapde sa puso, ha? Yun nga, after a month, isa bigla na siya magre-react sa mga post mo, bigla na siya magko-comments, lagi na nagpapuso-puso, yan ay sinyalis na hindi pa talaga naka-move on o yun nga, isang mahal ka pa ng partner mo o ng ex mo. Ha? So ito, kasi nagre-react siya, titignan niya kung ano din ang magiging reaction mo. Ha, so yun nga, kung mag-comment siya, isa baka mag-comment baka o magre-reply ka rin sa kanya. Ha? So ito isang nagpapahiwatag niya ito na gusto niyang kunin ang iyong pansin o nagpapapansin talaga siya sa iyo. Para ikaw mismo isang titignan niya kung ano talaga ang magiging reaction mo. Baka mag-response o mag-message ka sa kanya privately, sasabihin mo, "Uy, kamusta ka na? Lagi ka na nagre-react sa aking picture, ah." Yan. So kapag ganito, isang kumukuha talaga yan ng pansin, nagpapapansin yan sa'yo utol kapag palaging nagre-react ang ex mo sa mga pinopost mo. Ha? So kapag ganito, isang sinyalis talaga na mahal ka pa ng ex mo. Ha? So yun. And then yung panglima natin, isang ina-add ka sa social media. Yes, pa Facebook man, Instagram, o kahit saan-saan pa dyan ha, na mga social media accounts ninyo. Siyempre, kapag naghihiwala yan, umaabot dyan sa pagbablock o di kaya i-unfriend. So kapag ganito utol na bigla kang i-add friend ng ex mo, yes, sinyalis ito na mahal ka pa niya, which is parang hindi ka pa niya nakakalimutan. Na gusto niya talaga manumbalik sa'yo, gusto kanyang kausapin, gusto kanyang kamustahin kung ano na. Ha, kung may boyfriend ka na ba, kung may girlfriend ka na ba, ha, mapababae, mapalalaki. So kapag ganito na ina-add ka ulit ng ex mo, ha, maging maligaya ka na utol, kasi ito yung nagpapahiwatig na gusto niyang bumalik sa'yo. Kasi minsan na yun nga ay may pagsisisi din sa huli. Ha, na uy, nagsisisi na siya. So ito, nandito na ngayon, humahabol-habol na. Kasi yun nga, isang naghihiwalay kayo, binlock ka niya, in-unfriend ka niya, and then siya mismo, isang hindi na rin nagpaparamdam. Pero yun nga, umabot ng isang buwan, is nagpaparamdam, nag-unfriend sa'yo. Ha? So kapag ganito utol, is hindi ka talaga niya makakalimutan. O may pagsisisi, o hindi kaya isang gusto niyang humingi ng second chance. So kapag ganito, isang ad friend, isang pagkakaroon ng access na rin sa'yo kapag in-accept mo ito. Ha? So nasa sa'yo na yan, utol, ha? Mag-isip-isip maigi. Ha? So yun. And then yung pang-last natin, isang tatanong kung may karelasyon ka na. Yes, ito mga utol, ha? Kapag ang lalaki o yung mga pababae man, ha? Yung mga ex ninyo na kapag nagtanong na, uy, kamusta ka na? Halimbawa, ah, nag-greet siya na nga ganito, uy, Merry Christmas. Hindi nag-usap-usap kayo ng pakonte-konte. Kapag may nagtanong o isa sa inyo na nagtanong, ha? O di kaya siya na lang sabihin natin. Kapag nagtanong siya na, uy, kamusta na yung karelasyon mo? Yes, binavalidate lang ito utol, tinitignan niya kung may bago ka na. Ha? Kasi kung wala pa, syempre, isang kukuha din siya ng tiyempo na, uy, may chance pa pala. Pwede pa palang kaming magkabalikan kasi wala ka pa nga jowa na bago. Ha? So kapag ganito utol na nagtatanong, uy, may boyfriend ka na ba? Kamusta kayo ng boyfriend mo? Kamusta kayo ng girlfriend mo? May nahanag pa man bang bago? O may sino na yung bago mo? Yes, kapag ganito utol na parang nangangamusta pa, na parang concern pa rin sa'yo, na parang
gusto niyang malaman pa rin kung anong meron sa buhay mo, lalo na sa magiging bago mo, kung may bago ka na ba, nako, naghahangad pa yan, utol. Which is, nagpapahiwatig ito na mahal ka pa ng ex mo, na gusto niya pang makipagbalikan, kasi yun nga, kumukuha siya ng validation kung may bago ka na. Kasi kung wala pa, yan, kukuha yan ng buwelo na magpapapansin sa'yo, and then yun nga, para maging gusto ka niya makausap, para makakausap ka talaga, at saka baka mabigyan siya ng another chance, ha, para kayong magkabalikan ulit. Ako. So yun lang mga utol, ha, kapag ganito ang pinapakita ng partner ninyo o ng ex ninyo, ha, nako, sorry, ha, malagi na lang partner, ex na nga talaga. So kapag ex na ganito ang pinapakita, mag-isip-isip muna kayo, ha, huwag bumigay agad o huwag maging marupok, kasi pagmasdan mo o isipin mo maigi kung ano ang naging dahilan kung bakit kayo nagkahiwalay, ha. So yun, kung gusto mo pa siyang tanggapin, bigyan mo muna ng oras, pahirapan mo muna siya, tignan mo kung maging sincere siya sa'yo. Tignan mo kung gano'ng kahaba yung pasyensya niya. Kung totoong minamahal ka niyan, ay hindi yan mawawala ng pasyensya, utol. Maghihintay at maghihintay talaga yan. So yun ang mga utol, pag-isipan nyo maigi. Huwag magpakarupok o magpadala sa inyong mga emosyon, lalong-lalo na yung mga kababaihan natin dyan. Huwag matakot na mag-isa. Mahalin muna ang sarili. Kayang-kaya yan, mga utol. Alam ko na kayang-kaya nyo yan. Magpaka-happy kayo. I-treat nyo ang inyong sarili muna. So yun lang. Maraming salamat. Ingat. God bless and babush!